Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang part 7 ng ating kwento na pinamagatang Stolen Love. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maganda ba? Tanong ni Patrick matapos itong ipakita kay Chelsea ang buong kabahayan. Oo, tango naman ni Chelsea na sa sahig nakatingin. Totoong nagustuhan niya ang bahay nito. Dalawang palapag iyon at tatlo ang silid sa itaas at may comfort room sa bawat isa. Malawak ang sala sa first floor pati na ang dining room at kitchen. May comfort room din sa tabi ng washing area. Malaki ang garahe at kasya ang dalawang sasakyan. Ang garden ay puno ng mga bulaklak. Lumapit sa tabi ng bintana si Patrick at tumanaw sa garden. Gustong-gusto ni Celine ang mga bulaklak, kaya nag-hire ako ng hardenero para pagandahin niyang hardin, wika nito. Kumirot ang kalooban niya. Nakaramdam siya ng kagustuhang umiyak, kaya nag-excuse muna siyang pupunta sa banyo. Doon ay malaya niyang pinakawalan ang kanyang mga luha. Inatok siya ni Patrick makaraan ng ilang sandali. Babalik ako sa Laguna para kunin ang ilang gamit ko roon. Paalam nito na hindi na hinintay na pagbuksan niya ng pinto. Narinig na lang niya ang mga yabag nito papalayo. Kararating lang nila pero agad na ibabalik ito ng Laguna. Siguro na-miss ka agad nito si Celine. Masakit sa loob na naisip ni Chelsea. Dahil sa nararamdaman, nakipagkita siya sa kanyang kaibigan. Totoo ba yung mga narinig ko? Tila hindi makapaniwalang reaksyon ni Mylene matapos ikwento ni Chelsea dito ang mga nangyari. Kailan ba ako naging fiction writer, Mylene? Aniyang nagsisikip ang dibdib. Naiisip niya si Patrick na nasa Laguna. Malaki ang posibilidad na makipagkita muna ito kay Celine at hindi niya gusto ang kaisipang iyon. Ibang klase rin pala talaga ang kapatid mo, naiiling nitong sabi. Siguro ay labis niya talagang mahal si Mateo at nang makita niya itong muli ay nagbago ang isip niya. Nais niyang umurong sa kasal nila ni Patrick, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon, kaya ginamit ka niya. Mautak siya. 2 birds in 1 stone. Nakawala na siya kay Patrick ay nakaganti pa siya sayo. Tiyak na puring-puri siya ng lahat dahil sa ginawa niyang papaparaya kuno, sabi ni Mylene. Sa ginawa niya ay hindi ko na talaga siya mapapatawad, Mylene, wika niya dito. I can't blame you. Ano nga pala ang balak mo ngayon? Tanong nito. Titigil na siguro ako sa pagmamodel para mapagsilbihan si Patrick. Tumaas naman ang kilay nito. Akala ko ba igalit ka sa kanya? Oo, pero asawa ko na siya at obligasyon kong pagsilbihan siya. Isang nanunuksong ngiti ang sumungaw sa mga labi nito. Kung sa bagay, sinabi mo sa akin noon na parang in love ka na sa kanya. Pagbibiru pa nito. Hindi ko na yun nararamdaman, Mylene. Walang kinalaman ng pag-ibig sa gagawin kong pagsisilbi sa kanya. Kilala mo naman ako. Kung ano yung nararapat ay siya kong ginagawa. Kahit na hindi ko yon ikakaligaya. Baka naman mabaril ka sa luneta niyan. Naiiling nitong sabi. Hindi niya pinansin ang pangangantsaw nito sa kanya. Paano to? Igi-give up ko na tong condo unit. Paghanap ka na lang ng makakasama mo. Habang hindi ka pa nakakahanap, ay babayaran ko muna ang rental share ko, wika niya dito. Huwag na, hindi na ako maghahanap ng makakasama.
dahil magkakaroon na ako ng maraming pera. Nagpapayrate ako sa ibang modeling agency at mas malaki ang bayad doon. May project na agad silang ibinigay sa akin. Nagpili akong commercial model sa isang advertisement ng shampoo. Nakangiting sabi ni Mylene, "I'm happy for you." Tinabik niya ito sa balikat. "I'm thankful to you naman, dahil kung hindi ko umuwi ng Laguna, ay ikaw sana ang balak na ipirate ng manager ng agency na yon. Tumawag ka si Rito, at ikaw ang hinahanap. Ako ang nakausap niya, kaya kinuha na lang ako. But he is still looking for you. Hindi mo ba kakausapin?" Umiling siya. "Sigurado ka na talaga maging plain housewife?" "Iyan naman ang pangarap ko noon pa man." Walang sigla niyang turan. "Ang hirap talagang ipaliwanag ng buhay, no? Nakapag-asawa ka nga, pero pilit naman." Biglang tumunog ang telepono. Sinagot iyon ni Mylene. Tumaas ang kilay nito nang mapagsino ang nasa kabilang linya. Husband ba raw siya? Iniabot ito sa kanya ang telepono. "Patrick, bakit ka umalis ng bahay nang hindi ko alam?" Bungad nito sa galit na tono. "Kanino naman ako magpapaalam? Wala ka riyan. Hindi katwiran yan. Pwede mo naman akong tawagan sa cellphone." "I'm sorry, my dear husband." Sarcastic ang tono na sabi niya dito. "Hindi ko alam na super higpit ka pala. May asawa ka ng tao, Chelsea. Umakto ka sa dapat mong kalagyan." Sabi pa nito na hindi nagpa-apekto sa sinabi niya. "Susunduin kita riyan." "Wag na. Salamat na lang. Marunong naman akong umuwi at sanay naman akong mamasahe." "Sige, bahala ka. Umuwi ka na kaagad." "Opo." Ano yung inis na ibinaba ang telepono. Ang sungit pala ng Patrick na yon, ang sabi sa kanya ni Mylene. "Sayang, ang ganda pa naman ng boses. Husky." "Pinapauwi na niya ako, Mylene." Nagpaalam na siya rito. "Okay, ingat ka ha. Ikumusta mo na lang ako sa asawa mong masungit." Inabutan ni Chelsea si Patrick na umiinom ng alak sa sala. Nang makita siya nito, ay tumindig ito. "Next time, hindi ka pwedeng umalis ng bahay nang walang permiso mula sa akin." Anito sa tinig na puno ng otoridad. Wala siyang sinabing anuman. Hindi niya alam kung bakit nila wala siyang lakas na kalabanin ang kagustuhan ng kanyang asawa. "Gusto kong tumigil ka na sa pagmamodelo mo." Sabi pa nitong walang kurap na nakatingin sa kanya. "Dito ka na lang sa bahay. Pagsilbahan mo ako." Tumangulang siya. Walang problema sa kanya ang bagay na iyon dahil iyon naman talaga ang gusto niya sa buhay. Ang maging full-time housewife. "Yun nga palang mga damit mo, ay bakit nandoon sa kabilang silid?" Tanong nito nang humakbang na siya paakyat sa hagdanan. "Doon ako magkakwarto." Walang anumang sagot niya dito. "As your husband, I am entitled to all the privileges." Marinit ang sabi. "You want to make love to me?" Nabibiglang tanong ni Chelsea. Pinamulahan siya ng mukha. "Bakit? Ayaw mo? Obligasyon mo yon." Naiinis siya sa tono ni Patrick na tila napakasimpleng bagay lang ang pinag-uusapan nila. Matigas siyang umiling. "Ginagawa iyon nang may kalakip na pag-ibig, Patrick." Marini ang sabi at saka ito tinalikuran. Bumagsak ang magkabilang balikat ni Patrick. Daig pa nito ang sinampal. Pride ang pumipigil kay Chelsea upang manatili sa kabilang silid. Hinihintay niyang pilitin siya ni Patrick na magsama sila sa iisang silid. Ngunit hindi nito iyon ginawa. Sumama na husto ang loob niya. Sa kaisipang kaya siya nitong tiisin. "Bakit ba ako nag-expect ng kung ano-ano? He doesn't love me. Hindi siya magpapakababa, alang-alang sa akin." Nakatulugan na lamang niya ang paghihimutok. Pero kahit masama ang loob niya sa kanyang asawa, ay gumising siya ng maaga kinabukasan para ipaghanda ito ng almusal.
hindi ko na itanong sa iyo kung ano ang nature at location ng business mo. Sabi niya kay Patrick habang hinahayinan ito ng almusal. Nasa Malabon ang factory at araw-araw akong naroroon. Noong binata pa ako, umuwi ako sa Laguna. Pero ngayong may asawa na ako, ay hindi ko na kailangang umuwi roon. Sagot nito. Good. Sabi naman niya na walang maisip sabihin. Paano ang bahay mo roon? Mayroong nakatara roon, si Yaya Tilde, na siyang nag-aalaga sa akin magmula pa noong bata pa ako at isang tagalinis. Hindi mo man lang ipinakita sa akin ang bahay mo roon, wika ni Chelsea. Hindi ko alam na interesado ka pala, ani Patrick, na magaan na ang pananalita. Don't worry, kung gusto mong makita yon, ay pupunta tayo roon mamayang hapon pagkagaling ko sa factory. Doon na tayo matulog. I'd love that, nakangiting sabi ni Chelsea. Kung magagawa niya ng paraan upang maging successful ang marriage niya, ay gagawin niya. Dahil wala sa vocabulary niya ang annulment dahil sagrado para sa kanya ang kasal. Sinabi lamang niya yun kay Patrick noon para ibangon ang natapakan niyang pride. Bakit hindi ka pa umupo? Nakangiti na rin si Patrick. Baka isipin mo, minamaltrato kita. I don't eat breakfast, sabi niya. Magmula nang maging modelo siya, ay sinanay na niya ang sarili ng ganoon. Iyon daw ang pinakamabuting paraan para mapanatili ng isang babae ang magandang figura nito. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Patrick. Akala ko ba, ay nagkasundo na tayong titigil ka sa pagmamodelo. Oo, I'll do that. Mamaya nga itatawag ako sa agency namin. Then, eat. Sabayan mo ako. Napilitan siyang kumain para lang i-please ito. Maganda ang mood nito nang umalis at parang gusto pa nitong bigyan siya ng goodbye kiss. Kaya lang ay nahiya siya kaya hindi niya itinuloy. Masaya siya ng araw na iyon. Naniniwala siyang magbabalik din ang nararamdaman niyang pag-ibig para kay Patrick kung patuloy na magiging smooth ang takbo ng kanilang pagsasama. Naglinis siya ng bahay at pagkatapos ay tumawag siya sa modeling agency. Nangihinayang sa kanya ang manager niyon. Inoferan pa nga siya ng malaking bayad, huwag lamang siyang umalis. Subalit buo na ang kanyang desisyon. Nang sumapit ang alas 11, ay tumawag sa kanya si Patrick. May naiwan ka ba? Aniya sa masiglang tinig. Nakalimutan kong isama ka rito. Anitong halatang maganda ang mood. Gusto mo bang pumunta rito? Susunduin kita riyan. Huwag na, at baka mapagod ka lang. Matraffic pa naman. Next time na lang. Sige, kumain ka na ba? Mamayang 12. Saan ka nga pala magla-lunch? Patuloy na tanong niya dito. May kantin naman dito at masarap ang mga ulam. Mas masarap akong magluto. Next time ay ipagkahanda kita ng lunch. Ang sweet mo pala. Tingin ko ay magkakasundo tayo. Napangiti ng matamis si Chelsea sa sinabi nito. At narinig niya na tinawag si Patrick ng sekretarya nito, kaya tinapos na nila ang kanilang pag-uusap. Makalipas ang ilang oras, may narinig si Chelsea na may nagdo-doorbell sa labas. Paano man nalaman tong address na to? Gulat na reaksyon ni Chelsea nang mapagbuksan ang gate si Mateo. Sa sobrang excitement niya, sa pag-aakalang si Patrick ang dumating, ay hindi na niya sinilip ang nagdo-doorbell. Resourceful ako, sagot nito na gusto pang magmalaki. Hindi ka dapat nagpunta rito, mariing sabi ni Chelsea. Baka makita ka ng asawa ko, ay ikaw pa ang maging dahilan ng pag-aaway namin. Bakit ka naman matatakot? Hindi mo naman siya mahal. Alam ko kung bakit ka nagpakasal sa kanya. Pinag-uusapan kayo ng mga tao sa atin hanggang ngayon. Pero hindi ako naniniwalang pinikot mo siya. Hindi ka ganoon. Si Celine ang may pakanani yon. Bakit mo alam? Bumangon ang interes niyang makipag-usap dito. Wala sa loob na iniawang niya ang gate at pumasok naman ito.
Sa garden sila naupo. Mahal pa rin ako ni Celine hanggang ngayon. Sa kabila ng 5 taon na hindi ko pagpapakita sa kanya. Dahil nagpunta ako ng Hong Kong, ay hindi pa rin naibsan ang kahibangan niya. Talagang obsessed siya sa akin. Kahit nakatakda na noon ang kasal nila ni Patrick, ay paulit-ulit pa rin niya akong pinupuntahan sa bahay. Nakahanda raw siyang umatras sa kasal nila ni Patrick kung papakasal ako sa kanya, sabi ni Mateo. Dapat lang naman talaga ay pakasalan mo si Celine, mariing sabi ni Chelsea. May pananagutan ka sa kanya. Hindi dahilan iyon para pakasalan ko siya. I don't love her. Pero pinakaalaman mo siya. Hindi mangyayari iyon kung hindi mo rin iyon ginusto. You enjoyed it. At walang libre sa mundo, Mateo. Wika niya. Your sister enjoyed it too. Pinangalandakan pa nito iyon. We both enjoyed it. Kaya walang talo sa aming dalawa. Unfair naman kung pagkatapos niyon ay ako lang ang magsasuffer at siya ay patuloy na magpapakaligaya dahil naangkin niya ako. Hindi ka ganyan kung magsalita noon, Mateo. Nagbago ka na. Mapait na wika ni Chelsea. Dahil sa tindi ng sakit na nakamtan ko, wala akong ibang babaeng minahal kundi ikaw. Pero tinalikuran mo ako noong mga panahong higit kitang kailangan. You said you loved me, pero bakit hindi mo ako ipinaglaban? Malungkot na sabi ni Mateo. Dahil hindi kita dapat na ipaglaban. Kasalanan mo yon, kaya dapat mong pagdusahan. Napatitig ito ng matagal sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Pagkuwan ay tumindig ito. Pinagsisisihan ko kung bakit ikaw pa ang babaeng minahal ko. Dapat ay noon ko pa tinanggap ang katotohanan ng mababaw lamang ang pag-ibig mo sa akin, wika ni Mateo. Sa halip ng malungkot, ay natuwa pa si Chelsea sa nangyari. Malakas ang pakiramdam niya na iyon na ang katapusan ng pangugulo sa kanya ni Mateo. Tama ka nga siguro, Mateo. Mababaw lang ang pag-ibig ko sa iyo. I'm sorry, at hindi ko kaagad iyon na-realize sa adya dito. Bumuntong hininga ito. Gusto kitang kamuhian, Chelsea, pero hindi ko magawa. I still love you, pero huwag kang mag-alala. Ngayong inamin mo nang hindi mo talaga ako mahal, ay hindi na katagagambalain pa. Nakarandom siya ng kagustuhang umiyak, dulot ng relief na kanyang nararamdaman. Niyakap niya si Mateo bilang pasasalamat. I wish you luck, Chelsea. Sana ay maging maligaya ka sa piling ng asawa mo. Niyakap din siya nito ng mahigpit. Maluwag na ang dibdib ni Chelsea nang ihatid niya si Mateo sa labas ng gate. Sinundan pa niya ng tingin ang papalayong kotse nito. Tuluyan na nga kayang matigil ang panggugulo ni Mateo kay Chelsea. At paano haharapin ni Chelsea si Patrick kapag nalaman nito na pinapasok niya sa bahay nila ang binata? Halina at samahan niyo po ako sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless everyone!